So, yun. Naluwang ko na po ng kanin, no? Sarap. Welcome to Pinoy Foodaholics. Gutom ka na ba? Tara, magluto tayo. Today's episode, gagawa tayo ng paborito ng mga kids. Easy recipe. Yes! Pork chop, bistik. Yan, bistik pork chop. No? Siyempre, napakadali lang gawin ito. No? Napakadali, napakamura, at napakasarap. Ngayon, nice. Ito yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ano-ano ba yon? Ginamit ko ay pork chop. Yan. Pwede rin naman yung tenderloin, sirloin ng pork chop. Anong pork, pwede rin yon. Yung ibang original ginagamit nila, beef. Pero this time, pork yung gamit natin. Diba? I get it. Ito yung Filipino version. Ito, pork chop. Then, onion ring, no? White onion, pwede rin yung red. Then, calamansi, soy sauce, konting salt, black pepper, at syempre yung ating garlic. So, let's start preparing na. Okay. So, yung marination natin para sa ating bistik Tagalog, na kailangan natin ng calamansi juice. Imimix lang natin to. Soy sauce, ating salt, pepper, and then garlic. Mix lang natin yan, ano? Ito, dito natin iyahalo natin yung ating pork chop. Imimix natin dito ngayon. Okay. So, ganun lang kadali. Meanwhile, wow! Ating isusutay ito mo ng onion, no? Yung ating onion ring. Hiwa-hiwalay din naman yan. A few moments later. As you can see po, no? Nag-hiwa-hiwalay na siya. At kung mapapansin nyo po, ang nais natin ma-achieve dito yung medyo nagka-caramelize na yung white onion. Mas masarap po yun. Isa po yun sa sikreto, no? Para magana ang kain nyo. Ang galing! Ang galing! Mga seconds na lang, pwede na to. So ayan, pwede na po natin tong set aside saglit, no? Itong ating onion. Masarap na ito. Mas masarap, mas maraming onion sa ganitong bistik Tagalog. No? Okay, pwede na natin ngayon i-pan-fry yung ating pork chop. Dalawa-dalawa lang para magagalo ito. No? Magkasya siya. Maganda yung luto ng pork chop natin. At hindi siya yung parang nabigla, no? Ayan. Kailangan dalawa-dalawa lang para maganda yung result ng pagkaluto ng ating pork chop. And, syempre, para hindi rin bumaba yung temperature. Kung tinambakan nyo yan ng maraming pork chop o ng karne, bababa yung temperature niyan. Hindi maganda yung pagkakapan-fry niya, yung brown niya. Maillard reaction, kumbaga. I get it! A few moments later. Next, flip naman natin yung kabilang side. Ayan. And konti pa. So, ayan. Pwede na natin ito iikot. Ayan. Naman. Ayan.
So, mga each side siguro at least 7 minutes oh, so 8 minutes para maganda yung pagkakaluto. Pwede na natin siyang iahon, ano? Ito na natin apoy. So, ito po yung pinaglutuan ng ating pork chop. Sorry, nasagi ko. Ayan. So, ilagay na rin natin yung sauce. Nandyan po yung flavor. So, scrape natin yan. Yung mga nanikit na yan. Kailangan makuha natin. Kasi nandyan yung lasa. Ayan, no? Scrape natin yung mga nanikit. May flavor po yan. Masarap po yan. So, huwag nyo hong sasayangin yan. Huwag nyo hugasan agad yung panyo. Sayang yung mga nanikit na yun. Okay. Kuluin lang natin saglit tong kote. Tsaka natin lalagay uli yung ating pork chop, no? Yung pinan-fry nating pork chop. Okay? A few moments later. Okay, yan. So, pwede na natin lagay yung ating pork chop. Yan. Sarap nito. Pusin natin. Wow. Hirap natin yung mix. Ito, natin ilagay ngayon yung ating onion. Resin muna natin to. Ayan. Okay na to. Sensya na kayo, no? Maingay yung ating background. May asong kumakahol. Pork chop natin, no? Yum, yum, yum. Luto na yung ating bistik Tagalog, no? Pork chop. Yan. So, ano pa inaantay natin? Ito na, tiki man time. Yes! Yes! Oh, wow! Sumabay ang ingay. Sensya na po kayo, maingay, no? Ito na po yung ating yun, no? Siyempre, kukunin natin yung pinaka the best of the best. Kuha tayo ng onion. Yan, no? Nagka-caramelize na siya. Wow! Ang galing! Ang galing! So, tikman na natin. Yun! So, yun. Naluwang ko na po ng kanin, no? Sarap! Yung ganito. Anong magagawa? Sarap niya po. Tama-tama yung combination ng alat, ng konting asim, no? Balanseng-balanse. Ang sarap po, promise po. Try niyo na po ito sa inyong sariling tahanan. Yun, no? Sarap. So, ayan, mga mamis, no? Sarap nung niluto natin ngayon. So, try nyo na po ito sa inyong sariling tahanan, no? At mga kusiner at kusinera, no? Pwede rin po kayong mag-comments, no? Kung ano nyo gusto nyo i-suggest na menu o recipe. So, salamat po. And please don't forget to like, subscribe, and hit na rin nyo po yung notification bell. Thank you for watching po. See you again. Bye-bye.